Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli at yun tayo muli nandito sa ating video reaction na sa ating news reaction kung saan nandito tayo sa PH News na kung saan nandito tayo sa PH News TV, subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, hala, Diyos ko po, FP Duterte, nabulaga sa matinding ibinunya, grabe ang nangyari, pastor umamin na. At yun, play na natin, wala naman na to. Mga balita na hindi pinapalabas sa mainstream media at kung bago ka pa lang sa aming channel, what's up guys? Welcome po sa ating mga balita na hindi pinapalabas sa mainstream media. At kung bago ka pa lang sa aming channel, ay huwag kalimutang i-click ang subscribe at notification bell para mas lalo pa kayong updated sa mga balitang ina-upload namin. Nag-i-react ako, Mike. Anong reaction mo? Baka pwede kang magbigay na reaction tungkol doon sa nangyayari sa SMNI. Sabi ko, bakit ako makikialam pa? Ay, abalis na nga ako dyan. Ay, para iniisip kong gano'n. So, iniisip ko naman, ba? Mga viewers ko yan, nagtatanong, nagre-request. So, ba't naman hindi ko pagbibigyan, di ba? Hindi naman tayo, di ba? Hindi naman tayo gano'n. So, dahil sa aking, inaral ko ito, kaya ngayon lang tayo magsasalita tungkol dyan. Actually, isang taon na akong nananahimik. Di ba mag-iisang taon na? Umalis ako sa SMNI ay araw ng Tuesday, kung di ko nakakamali, kinabukasan after SONA, di ba? Ang SONA, every Monday ng July. So, di ba? So, na nung Monday, kinabukasan ako umalis. Tuesday yun. Hindi ako makakamali. 26. Tama. July 26 ako umalis ng SMNI. Pero officially akong nag-resign, nag-file ako ng official resignation effective July 30. Ayun yun. Pero on this spot, nag-resign ako, umalis na ako noon. Tapos hindi na ako masok. Nag-formal ako ng nagkaroon akong formal resignation. Tinanggap nila. Di tapos. Yan talaga yan. At yun naman talaga, wala. Hindi naman ho talaga ako babalik eh. So, ano lang yan, yung sistema lang. Siyempre, pag nag-resign ka, hindi pwedeng verbal. Kailangan may black and white dahil empleyado ako. Di nang nag-resign, nag-file ako resignation. Tapos, yun po yun. After noon, hindi na ako na, di ba, tahimik na tayo. Di ba, dahil mas maraming blessing na dumating sa akin. Ha? Mas napakabait ng ating amang makapangyarihan sa lahat, napakabait ng Panginoon sa ating lahat kasi tayong lahat ng tao, anak niya. Ha? Huwag kayong masyadong papaniwalang kayo lang ang anak o yun lang grupo nila ang anak, hindi ganun. Lahat tayo anak ng Diyos, lahat tayo anak ng ating Panginoon. God is good, di ba? All the time nga eh. Nagbuwis ka ng buhay para sa atin, hindi naman nagbuwis ng buhay para lang sa ilang grupo, hindi totoo yun. So, ayun. Ngayon, ang issue ito, kaya ngayon ating topic, ano ka? Nawala ang SMNI? Bakit? Kaya nga tanong, why? Bakit? SMNI nawala daw. Parang, hindi, actually ganito ha. Anong nangyari? Bakit sila nawala? Kaya nga, SMNI nawala. Bakit? Anong problema nila? Kaya nga tinatama natin. Ganito kasi yan. Bago ang lahat, ako po ay, siyempre, tumatanaw ng utang na loob since SMNI kasi 15 years ako dyan eh. More or less, pumasok ko sa... By the way, ang SMNI, nagsimula yan 2005. Apunta sa kanila yan. Eki Buloy, yung... Noon, wala pang TV, radio pa lang. Radio pa lang, doon pa kami. Nagsimula, napunta ko dyan sa kanila 2007. So, 2005, nagsimula sila. Actually, ang SMNI... Nung ako nandun doon, ang SMNI hindi naman company. Ang company talaga nila yung Suara. Suara Sugba. Suara Sug Corporation. Yung talaga ang nakaregister. Yun ang punta nyo sa profile ng Pasig City Hall at saka ng Makati. Kasi dati, yung Suara Sug, SMNI na yan, nandiyan sa Ortigas Center. Yan nag-umpisa yan. Emerald Building. So, under ng Pasig. Tignan nyo doon sa record ng Pasig. Ang nakalagay doon, Suara Sug Corporation. Sa Makati, ganun din. Yung dinami ginagamit ng mga... letterhead kapag kami mga transaksyon na nandudun pa ako. Hindi naman SMNI. Ang SMNI, alam ko, nung ako'y nandudun, hindi naman company yung SMNI, Sunshine Media Network International. Nung nandudun ako, ewan ko lang ngayon, baka binago na nila. Suara Sub Corporation ang ginagamit namin. Okay? Para na alam nyo. Kasi, talaga ko nga eh. 2007 hanggang 2022, July 26. O diba? Halos 15 years. Okay, ganito yan. Nung dumating ako dyan, kahit na nandyan ako, actually, nag-umpisa lang ang News in Public Affairs program niyan noong last week ng June 2016. Matagal na yung SMNI Suara Sug Corporation. Eh, si Kibuli lang nakikita mo 24/7.
Kahit anong oras ka magbukas ng kanyang television, siya lang makikita mo, wala nang iba. Siya lang, mula noon hanggang noong 2016, okay, June, last week ng June, ayun, pinayagan ako, nagkaroon na kami ng News in Public Affairs Program, analysis, commentary, yun yung yung program ko, yung programa ko diyan ng araw pa. Diba? Usapin bayan 'yun eh. Yung usapin bayan nagsimula pa doon sa Emerald Building sa Ortigas noong 2007. Hanggang noong 2016 naging TV radio, live sa TV, live sa radio, doon nagsimula sa TV ang News in Public Affairs Program. At pasintabi na, okay, magagalit, sasabihin ko lang ito to, real talk man, sabi nila. Doon lang ako naniniwala ko, personal kong assessment, paniniwala, opinion. Doon nagsimula dahan-dahan nakilala ang SMNI. Kasi ang tagal no, dekada eh. Na puro si Tibuli ang nakikita mo sa television, 24/7 siya lang, wala kang makikita, di ba? O nung magsimula yung News in Public Affairs Program, ako ang pinaupo doon. Ang programa ko doon ay alas 7, alas 6, basta umaga. Naabot nga akong 3 oras dyan, minsan 2 and a half hours. Walang control yung oras. Pinakamahina, 2 hours. 2 and a half hanggang 3 hours yan, live. Live yan, News in Public Affairs. Doon nagsimula na dahan-dahan nakilala ang SMNI sa news operation. Kasi nung una nga, religious lahat dyan eh. Kaya sila lang nanonood kasi, di ba, religious eh. Hindi naman patuki ang religious program sa television kundi sila lang manonood. Siyempre, kanya-kanyang paniniwala yun. So nung magkaroon ng News in Public Affairs Program, ako nakaupo dyan, dyan dahan-dahan nakilala. Kaya ako, kahit wala na ako sa SMNI, nalulungkot din ako sa nangyari sa kanila. Nalulungkot din ako dahil bakit nga sila nagkaganon? Kaya nga ang tanong, nawala ang SMNI, bakit? Anong problema nila? Kaya ngayon ang ating topic. Yun ho yung background lang sinasabi ko. So sa ayaw sa gusto nila, ako po yung naging bahagi at ako proud ako dyan. Dahil talagang nakilala ang SMNI, simula nung umupo ako dyan noong June sa television, tuloy-tuloy na yan hanggang sa noong eleksyon na. Bali nagprograma ko dyan araw-araw, Monday to Friday, nang halos mahigit na 6 na taon. Isipin mo everyday, Monday to Friday. Minsan nga, puprograma pa ako ng Saturday sa radyo. June to 2016 hanggang July 26 ng 2022. Puprograma ako dyan. Araw-araw yun. Ha? Araw-araw. Di naman ako pala absent. Ako yung birang-bira akong magbakasyon. Lahat, all weather, bagyo, earthquake, COVID. Ha? Kahit may COVID, pumapasok ako dyan. Bandang huli, nung lumalala ng COVID, yan, dito na tayo sa bahay. Ganun ang nangyari. Yan po yun. Kaya, ako, malaki ang naibahagi ko dyan. Kaya nakilala ang SMNI. Ngayon, ayaw nila akong kilala, okay lang. Sinasabi ko lang naman ito. Kasi nasubukan na nga nila na ilang dekada, si Kibuli lang nagpo-program. Hindi naman pumutok yung program. Di ba? Pero nung magkaroon na ng News in Public Affairs, nakilala dahan-dahan sa Metro Manila, nakilala ganun hanggang umabot. Umabot ng milyones ang kailang followers sa social media. Dahil nga, News in Public Affairs na ang topic. O, hindi ka interest na yun, di ba? Yan, yun ang pinag-umpisan. Ngayon, ang sabi nila ako, kasi inaamin ko, hindi naman ako nagsisinungaling. Hindi talaga ako, mula nung umalis ako dyan, hindi na ako nanonood sa kanila. Marami lang nagpo-forward sa akin ng mga video, kung ano-ano. Kaya namumonitor ko rin more or less kasi pagka may nag-send sa akin ng video, Sir Mike, anong masasabi mo rito? Pinakikinggan ko, pero hindi ko na ako pinapansin. Yung mga commentary at analysis ng mga tao doon, kung ano-ano. So, ganito yun. Ang doon tayo sa main topic. Ang YouTube ay at pagbablog, business po yan, partner po ito. Okay? Partner po yan, business yan. Pag business, merong rules, merong regulation, may policy. Di ba? Establish natin ha, business po ang YouTube. Pag ikaw ay nag-apply, okay, di ba? Hindi naman ganun kadali mag-apply dyan. Hindi naman ganun kadali na ma-approve ang kanyang, dadaan ka sa proseso. Then pag dumaan ka sa proseso at nakita nilang kaya mo, okay ka, papayagan kanilang gamitin ang YouTube. Okay, so partner yan. Hindi ka empleyado ng YouTube, okay? Kung hindi partner kayo kasi negosyo yan. Negosyo po ang YouTube. So yung policy at regulasyon dapat sundin ng vlogger. Diba? Anytime, kahit sino ka, kahit gaano kalaki ang channel mo, kapag meron kang violation sa mga policy at regulasyon, aba, mawawala ka talagang parang bulan. Kaya
nangyari sa kanila, terminated, talagang tinapos. Hindi lang warning. So malinaw dyan, meron kayong violation. Kung ano ang violation, nasa inyo yun. Kung hindi nyo alam ang violation, may problema talaga kayo. Dapat alam nyo yun. Diba? Okay, ito yung mga posible. Pero ako naniniwala, walang politika kasi naanggol na mumulitika. Baka daw may kinalaman ng gobyerno, may kinalaman daw yung Amerika, may kinalaman. Kung ano-ano mga pinagbibintangan, aba huwag po ninyong ilihis. Huwag ninyong ilihis. Ang linaw nga na sinasabi, may policy, may regulasyon. Kahit siyang kang magtrabaho, kahit siyang company, kahit siyang kang magpunta dito at sa abroad, may mga policy at regulasyon, susunod ka. Pag hindi ka sumunod, abay may paglalagyan ka. Hindi mo pwedeng pagmalakihan. O anak kami ng Diyos, kami ang masusunod. Eh, kalokohan niyo. Eh, yung may-ari ng YouTube at saka YouTube company, anak din ng Diyos yun eh. Hindi may pwedeng, o kami lang anak ng Diyos, kayo hindi, kami ang masusunod. Ah, kalokohan niya. Yan, pride. Yung mga pa-pride-pride nyo. Yung inyong paniniwala sa Bible, sa inyong paniniwala, sa inyong religion, huwag nyong i-apply sa kahit anong business kasi iba yan. Diba? So, kaya ako naniniwala, walang kulay politika yan, walang kung ano. Pure, mayroon kayong violation. Kasi sa YouTube, hindi naman basta-basta mawawala ang channel mo eh, kung wala kang violation. Hindi man ibig sabihin, hindi naman yung nagsumbong ka sa YouTube, automatic tatanggalin yung channel mo. Hindi. Pag alam nila na wala ka namang violation, pag alam naman nila nakakasunod yung... Kaya nga nire-review yan eh. Pag alam nila wala ka namang violation, bakit ka naman atanggalin nila? Yun ang dapat nating isipin. Kasi yung iba, nagbabasa ko, dami nagko-comment, ay Mike, mag-react ka naman sa nangyari sa SMNI kasi hinaras sila, kasi pinasar sila, kasi ganun-ganun sila. Abay, teka muna. Ay, ako napilitang magsalita ngayon para maliwanagan. Kasi ako, vlogger din eh. Dala-dala nga yung channel ko eh. O, awa ng Diyos. Amang makapangyarihan sa lahat dahil sinusunod ko yung regulasyon. Diba? O, yun lang naman tayong problema. So, yun ho yung isipin nyo. Huwag nyo isipin anti-America sila or America may kinalaman, America nakabase yung YouTube. O, totoo nakabase doon ang YouTube. Hindi naman dito yan. O, pero walang kinalaman. Tingnan ninyo kung ano bang content nyo. Kasi ganito yan eh. Napasin ko na yan. Okay, nadudun pa. Ang media at istasyon ng radyo o telebisyon. Okay? Dapat susunod lang tayo sa gobyerno. O may karapatan kayo sa mga analysis, opinion, o advocacy, kung anong advocacy. Pero hindi sa lahat ng oras ay pwede mong impluensyahan or kayo yung maghawak ng kapangyarihan or sa inyong paniniwala ay ito yung gagawin namin kasi nasa media kami. Kasi network ito. Parang hindi tama yun. Inuulit ko, parang hindi tama. Kasi ganito yan. Halimbawa, ang problema sa insurgency o problema sa ekonomiya o anumang problema ng bansa, dapat gobyerno ang maunang gumalaw at yan ay obligasyon ng gobyerno, trabaho ng gobyerno. Diba? Pag mahina ang ekonomiya, ang gobyerno ang dapat gumawa ng paraang palakasin ng ekonomiya. Pag mayroong problema sa peace and order, o gobyerno ang dapat gumawa ng paraan para magkaroon ng katahimikan. Kasi nasa batas, sila yung mayroong obligasyon sa bayan para sa mapayapa ang mamamayan. Katahimikan, di ba? Kaunlaran. Gobyerno yan. Pero pag yung advocacy mo na parang mong sinasapawan ng gobyerno, inuutusan ng gobyerno, parang pinersonal mo yung advocacy mo, aba, iba ang laban niya. Yan ay magiging violation sa kung ano ang iyong ginagawa. Malay mo, yung kanilang advocacy laban sa insurgency, eh ayaw ng YouTube, o di ba kayo ng violation yun? Wala namang pakialam ang YouTube sa insurgency problem ng Pilipinas. Wala namang pakialam ang YouTube sa inyong advocacy. Ang YouTube, kung ano yung policy namin, ha, na makakabuti sa lahat, okay. Pero yung advocacy nyo, nalalabag naman sa amin, di ba hindi pwede yan? O baka yun, tip lang. Kung hindi nyo alam, alamin nyo. Guys, nagustuhan mo ba ang video nito? Pakilike at share na din para mas marami pang makakalam sa balitang ito. At yan nga mga kabalita natin yung mga ilang patungkol nga dyan na pinapahayag nga ni Mike Abe na kung saan ay nagsalita na nga siya patungkol nga rito sa SMNI o yung pagkawala nga ng channel nito nga SMNI na kung saan ay talagang napakaraming follower o napakaraming nakasubscribe dito.
At ito nga si Mike Abe, dati ito nga nasa SMNI at sinasabi niya nga rito, isa siya syempre sa mga nagpalakas niya, no, ito nga talagang nagpagalaw ng SMNI, no, nung pumasok siya dyan at talagang maraming sumubaybay, no, yung talagang nagbalita na siya dyan, no, talagang nagbigay ng mga opinion at samot-sari nga pananaw nga. At talagang dito nga mas lalong tumatag at lumakas itong SMNI na kanyang binabahagi dyan, no, na dito nga sinasabi niya na sinasaad niya na talagang dati nga na si Kibuli nga lang daw nagsasalita dyan. Ngunit nung pumasok nga daw siya, tila nga ba doon na nagsimula talaga na makilala itong SMNI nga, mga kabalita natin. Na kung saan dito nga sinasabi niya yung patungkol nga sa mga naging violation nga, syempre ng SMNI, no, na tila nga ba sinasaad niya rito na dapat alamin nila o alam nila kung ano yung naging violation nga ng SMNI nga, na tila nga ba yung pagkontra o pagkundina syempre ng mga policy. At tila nga ba may nasagasaan nga na policy itong SMNI sa YouTube. Kaya tuluyang nawala to at tuluyang tinanggal nga to, mga kabalita natin. At ito yung hinahayag dyan ni Mike Abe, no, na talagang tila ba may hindi nagustuhan si YouTube dito nga sa SMNI. At talagang tuluyan nga nawala sa ere o tuluyang binura ni YouTube dahil nga syempre tila ba may nakitang paglabag, no, patungkol nga dyan sa SMNI, kaya tuluyang nga tinanggal at tuluyang nga tinerminate nga ni YouTube itong SMNI. At yan, mga kabalita natin, kayo na lang bahala nga magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yan muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa PH News TV. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yan, mga kabalita, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.